Ito ang pangunahing resort city noong panahon ng sinaunang Roma. Diba maganda ang lungsod, maganda ang paligid, maganda ang tanawin at gawa ang mga matitibay na struktura ng pinakamagaling na architect sa panahon ng Oscan peoples. Kung gayon, bakit nawala ang lungsod ng mahigit 1,500 taon? At ano-ano nga ba ang nangyari sa mga Oscan peoples? Ngunit bago nating pag-usapan yan, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para maging updated ka pa sa kwento at trivia na kagaya nito. Let's go! Ang lungsod ng Pompeii ay isang pangunahing resort city noong panahon ng sinaunang Roma. At noong 79 AD ay inatake ito ng sakuna mula sa pagsabog ng kalapit na bulkan na tinatawag na Mount Vesuvius. Kaya ang lungsod ay tinabunan ng abo na mailalim na 20 talampakan. At para maintindihan natin ay isa-isahin natin ang istoryang ito. Ang Pompeii ay originally na pinaninirahan noong 7th century BC by the Oscan peoples. At ito ay matatagpuan sa kanlurang baybayin ng Italia sa kahabaan ng baybayin ng Bay of Naples, south of the modern-day city of Naples. Mayroon itong populasyon na aabot lamang sa 12,000. Na ang main religion dito ay polytheistic, na naniniwala sa maraming uri ng Diyos. Ang Diyos na ito ay sinasamba sa buong imperyo ng Roma. At ang Diyos na ito ay tinatawag nilang Jupiter, Venus at Mars. At sa panahong ito, ang pinakamahalagang gusali ay ang Temple Doric, na itinayo malapit sa gitna sa magiging triangular forum. Kasabay nito ay ipinakilala ang kulto ni Apollo. At pagdating ng ika-anim na siglo BC, ang pamayanan ay pinagsama sa isang komunidad na nakasentro sa mahalagang crossroads sa pagitan ng Cumae, Nola at Stabiae at napapaligiran ng Tufa City Wall. Ang port city nito ay pangunahing lokasyon para sa kalakalan, gayon din sa pagsasaka. Ang mayamang lupa ng bulkan mula sa mga naunang pagsabog ng Vesuvius ay lumika ng pangunahing bukirin para sa mga ubas at puno ng olive. Noong ika-5 siglo, ang lungsod ay nasakop ng mga Samnite at kalaunan ay kinuha ng mga Romano. At ito ay naging official na kolonya ng Roma noong 80 BC na tinatawag na kolonya Veneria Cornelia Pompeii. Ang lungsod ng Pompeii ay isang sikat na vacation destination para sa mga Romano at tinatayang na sa pagitan ng 10,000 at 20,000 katao ang naninirahan sa lungsod. At kabilang na dito ang maraming mayayamang Romano na may summer homes sa Pompeii at tinitirahan lamang sa panahon ng tag-init. Ang Pompeii ay isang tipikal na lungsod ng Roma. At sa isang panig ng lungsod ay ang Forum. At dito isinasagawa ang karamihan sa negosyo ng lungsod. At mayroong ding mga templo sa Venus, Jupiter at Apollo malapit sa Forum. At sa lungsod ay mayroong aqueduct na nagdadala ng tubig upang magamit sa mga pampublikong paliguan at fountain. Habang ang mga mayayaman ay may umaagos na tubig sa kanilang mga tahanan. Nasisiyahan ang mga tao sa Pompeii sa kanilang libangan dahil mayroon itong isang malaking amphitheater na maaaring upuan ng humigit kumulang 20,000 katao para sa mga laro ng gladiator. At mayroon ding ilang mga sinihan para sa mga dula, religious celebrations at musical concert. Ngunit ang lugar sa paligid nito ay nakararanas ng madalas na lindol. Kaya noong 62 AD ay sinira ng malaking lindol ang marami sa mga gusali ng Pompeii.
at ito ay muling itinayo makalipas ang 17 taon nang mangyari ang sakuna. Noong August 24, 79 AD ay sumabog ang Mount Vesuvius. At estimated ng mga scientists na 1.5 milyong tonelada ng abo at bato ang pumutok mula sa bulkan bawat segundo. Ang abo ay tumaas ng mahigit 2 milya ang taas sa itaas ng bundok. Sa lakas ng putok ng bulkan, ang ilang mga tao ay nagawang makatakas. Ngunit ang karamihan ay hindi. Bago ang araw ng pagsabog ay naitala ng isang Roman administrator na nagngangalang Pliny the Younger. Isinulat ni Pliny na nagkaroon ng ilang mga pagyanig sa lupa noong mga araw bago ang pagsabog. Ngunit hindi alam ng Roman science na maaaring hudyat ng lindol ang pagsisimula ng pagsabog ng bulkan. Kahit noong una nilang nakita ang usok na tumataas mula sa tuktok ng bundok, sila ay nag-usisa lamang. Wala silang idea kung ano ang darating hanggang sa huli na ang lahat. At alam nyo ba na ang dami ng enerhiya na inilabas ng pagsabog ay humigit kumulang 100,000 beses kaysa sa thermal energy na inilabas ng atomic bomb na ibinagsak sa Hiroshima? Kaya nawasak din ang kalapit na lungsod ng Herculaneum. At estimated na 16,000 katao ang namatay. Kaya ang lungsod ng Pompeii ay inilibing at naglaho hanggang sa nakalimutan na ito ng mga tao. At pagdating ng 1700s ay natuklasan ng mga archaeologists ang lungsod. At doon ay nakakita sila ng isang kamangha-manghang bagay. Dahil karamihan sa lungsod ay napananatili sa ilalim ng abo. At nananatiling buo ang mga gusali, mga pintura, bahay at mga paggawaan. At ngayon ang Pompeii ay isa sa pinakasikat na tourist attraction sa Italy. At alam nyo ba na ang karamihan sa pang-araw-araw na buhay ng Roman Empire ay nagmula sa Pompeii? Ito ay dahil na karamihan sa mga refugees ay nananatili sa kahabaan ng timog na baybayin ng Italiano na muling naninirahan sa mga komunidad ng Cumae, Naples, Astia at Puteoli. At iyan ang kwento at buhay ng mga tao sa Pompeii. At kung nagustuhan mo ang kwento at trivia na kagaya nito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe at pwede ka ring mag-comment sa mga gusto mong sabihin sa video na ito. Kaya hanggang dito na lang, salamat at paalam!